はい、はい、
Bawa bumalik ka sa akin. Hindi ka na pababayaan pang mawala kahit saglit. Mananatiling tayo sa huli. Mananatiling tayo ating harapin. Hindi ko to ginusto. Huwag ka sanang lumayo. Mananatiling sa akin ang gabi. Huwag ka sana umalis. Huwag ka sana umalis. Huwag ka sanang lumayo. Mananatiling sa atin ang gabi. Mananatiling tayo sa huli. Mananatiling tayo ating harapin. Hindi ko to ginusto. Huwag ka sanang lumayo. Hindi ko to ginusto. Huwag ka sanang lumayo. Mananatiling sa atin ang gabi. Huwag ka sanang umalis. Huwag ka sanang umalis. Huwag na sana huwag na sana live. Yes. Hello everyone. Can you see me? Yes, you can. We're live again for the Indie TV exclusive every Sunday 12 noon kasi American time. Para solid. And for today, man, I don't think this man needs more introduction. Let's give it up for Mr. Paco Arispacochaga! Hello po, sir. Kamusta? Mabuti naman, Brian. Good afternoon sa lahat ng mga nanonood sa Pilipinas. Magandang gabi sa mga nanonood sa Amerika at magandang araw sa mga nanonood around the world. Ayan. Grabe. Kamusta ka na, Brian? Okay naman po. Ito, trying to survive this weird pandemic. Aren't we all? Nakakaano eh. Basta one day at a time, di ba? Oo, totoo po yan. I'm actually more excited sa pag nawala na to lahat. Kasi syempre lahat. Oh my God. Oo, di ba? Pero yeah. Yun nga ho eh. I've been following your post po sa FB. You're really invested with people who doesn't wear mask. Ano eh, yun, people have a... Kamusta dyan? Okay naman eh. Can we talk about that mask thing? Kasi parang pet peeve ko yun eh. Oo nga eh. Pansin ko nga eh. People actually think that the mask protects you. Uh-oh. Unless it's an N95, the mask doesn't protect you. So why do you have to wear a mask? Uh-oh. Because... it is assumed that you are the carrier. Mm. So let's say, Brian, sa atin dalawa, no? Ako alam kong negative ako. Uh-oh.
I got tested today. Let's say I did the rapid test and it was 99.9% accurate. Kunyari lang, hypothetical. So I tested today, I got it today, and I'm negative. Mm-hmm. So I can walk around not wearing a mask. Yeah. Kung walang tao. Because I'm not gonna give it to anybody, di ba? Yeah. And kahit may tao, basta nakamaskara sila, let's say ikaw. Uh-oh. If you're wearing a mask, uh-oh, and I'm not wearing a mask, hindi mo ako mahahawaan dahil nakamaskara ka. And hindi kita mahahawaan kahit wala akong mask, uh-huh, kasi negative ako. Uh-oh. Now, hindi naman, that's a perfect world, but it's mm, not a perfect world, and you don't know if I'm positive or not. Exactly. You don't know if I'm asymptomatic or with symptoms. Mm. So, out of courtesy to you, I have to wear a mask. Yes. So me wearing a mask has nothing to do with me. Yes. Me wearing a mask has everything to do with you. Uh-huh. So, when I'm walking on the street and may makakasalubong ako na walang mask, uh-huh, it's like walking on the street at may nakakasalubong kang lalaking walang salawal. Mm. It's offensive, di ba? Kasi uh-huh, it's not about him. I mean, kung cool siya sa ganun, that's fine. But, you know, pwede mo akong hawaan eh. Uh-huh. And then lastly, I was talking to Tommy Tanchanko, uh-huh, manager of manager of Sina Barbie. Mm-hmm. Yeah, manager namin dati yun eh. Uh-huh. And that's sa intro voice? Yeah, kami nag-discover kay Tommy. Ah, wow, okay, I didn't know that. Hello po, Sir Tommy. So no intro voice, no Pancho Gonzalez, no Tommy uh-huh Tanchanko. Okay. Or vice versa. I would say it that way. Uh-huh. But nag-uusap kami and sabi niya, okay, medyo na I'm confused. Explain mo sa akin yung maskara. Sabi ko, parang ganito na lang yan. Nasa kwarto tayo. You sneeze. Who needs to cover his mouth? Sabi niya, di syempre ako. Mm. That's my point. Uh-oh. Ikaw ang humatsing, ikaw ang magtakip ng bibig mo. Because uh-oh, kung ikaw ang humatsing at ako magtatakip ng bibig ko, lahat ng droplets mo nasa mukha ko pa rin. Tama. But if you cover your mouth when you sneeze, it's in your hand. Uh-oh. So parang gloves lang yan. If you're wearing, parang mask. If you're wearing a mask, lahat ng laway mo nasa maskara mo, it's not gonna spread around. Exactly. Kaya ako very, very, very gung-ho in promoting wearing a mask. I know. Sa mga vlog nyo, talaga nakamask ka talaga eh. Everywhere you go. And pag hindi ako nakamask, it's because lahat ng mga kasama ko have been tested, negative. And sometimes I'll take my chance. Uh-huh. Let's say, ang kausap ko is a 65-year-old man or a 58-year-old man. Like, let's booking na natin si Martin Rivera. Martin Rivera is 58 years old. Yes. Siguro naman Martin Rivera is not stupid to not take care of himself, di ba? Parang ganun. So, if I'm gonna expose myself to him, I'm taking a risk. He's taking a risk, but it's the assumption that he's negative, I'm negative. Uh-huh. In a perfect world, we should have been wearing masks. Parang that's ganun. That's true. So, question. have you encountered people there na walang mask, tapos talagang parang you kind of engage with them into something? Kasi no, dami ko napaparad ng mga videos sa mga, alam mo yun, talagang kina-call out nila yung mga walang mask, nag-aaway, up to the point na nag-aaway na sila. Right. Ako hindi. I don't engage. Okay. Except for the one time, you've been in the States. You've lived in the States. Yes, diba? Yes. So, yes. Familiar ka with AAA, the auto club, right? Uh-huh. So, I called AAA dahil nasiraan ako. And the guy had to go in my car to check my car. Kasi Prius eh. So, he had to go sa harapan, sa likod, you know, unhook the trunk and all that stuff. Mm-hmm. Wala siyang mask. Yeah. So, sabi ko, because he was going into my property, sabi ko, sir, can you please wear a mask? Yeah. Tapos sabi niya, anti-mask. Oh, we get tested. We get tested all the time. Uh-huh. Sabi ko, I understand and I respect that, but this is my property. I need you to wear a mask. Uh-huh. Yes. And mabait naman siya, he wore a mask. Ah, okay. Uh-huh. Pero kung public place, like kung sa kalsada, umiiwas na lang ako. I just go to the other side of the street. Yes. Parang ganon. Uh-huh. Which leads me to the people na napipikon sa presidente ng Amerika, no, dapat nakamask. Oh.
Ang point ko, presidente ng Amerika yan eh. Oh. He gets tested probably more than once a day. And Tama. The Secret Service will not let a COVID positive president roam free or even allow the president to become COVID positive, di ba? So, oh. The least infectious person on the planet should be the president of the United States. Exactly. That's just my opinion. Oh. Yun. I guess dito ganun din. Ganun din dito. Di ba? Kaya, oh. Kung bakit yung mga, now, yung prime minister ng UK, nagka-COVID. So, hindi mo rin masasabi, I guess everybody should just wear a mask to, you know, for the good of everybody. Oh. May mag-hi pala sa inyo dito. Like, say hi dito pa ako. Hi. Hi. Her name's Olivia. Hi, Olivia. Wala lang. Nanggugulo lang siya. Anyway, where are you based in LA, Kuya Paco? So, I'm here in the, alam mo yung Beverly Hills area, yes, Brian? Yes, sir. Apo. Are you familiar with the Beverly Hills yeah, area? Yeah, yeah. Malayo ako doon. Ang ganda. Classic yung banat. Nasa San Gabriel Valley kami. Oh. We're in the San Gabriel Valley. San Gabriel. So, sa Pasadena area. Ah, right. 5 minutes away from Guitar Center. Nice. Parang ang daming branches ng Guitar Center. Kamusta? Yeah. Kamusta yung... Nakakatawa, sabi ng wife ko, really? Talaga yung property pa na napili mo talaga malapit pa sa Guitar Center. Aba, syempre. Dapat 5 minutes away from CVS, 5 minutes away from Guitar Center. Oo, para pag kailangan ng gamot, 5 minutes away. Oo. Pag kailangan ng musical gear, 5 minutes exactly. away. Exactly. Alam mo, Kuya Paco, I just wanna say, I'm really excited for this interview. Kasi, batang 90s ako eh. And probably mga nanonood sa atin, batang 90s din. Yeah. Pagka lumaki ka sa 90s, hindi mo pwedeng ma-miss si Kuya Paco or si Paco Chaka. It's not only because of him, it's because of intro voice din. So yes. Lahat kami noong 90s lumaki kami sa daga. So yun nga yung kanina yung mga kasama. Light to heaven, no? Oo. Kasi kanina dito yung mga kasama ko, si Harik tsaka si Tim, I was telling them nung sineset up namin yung stream, I was playing Light to Heaven daga. Tapos tinanong ko si Heinrich, he's only 23. Sabi ko, dumaan ka ba sa daga era? Ano yun? And I was like, ito yun. So, medyo binigyan ko siya ng history about Line to Heaven, daga, na pag no high school kami, elementary, yun, ano namin. Yeah. Anyway, going to, parang, naging balita rin yun when you left the Philippines. So, I've watched one of your vlogs and talagang tinapos ko yon and sinare ko rin yun sa partner ko. Sobrang bilib ako. Paano kayo, ikaw muna nag-base sa US and eventually getting your band. So, can you please share po lang sure. yung mga experiences nyo about that? First of all, shout out sa lahat ng mga OFWs around the world. Yes. Hello po. Yung mga bagong bayani and yung mga call center agents sa Pilipinas. Talagang thank you for your service also. Yes, and of you. Course, yung mga frontliners natin, mga Filipino frontliners around the world, yan. Yung grupo na yan. Yan ang nagpapatibay ng ng Pilipinas oh, and tama buong po mundo. Uh-huh. So, ang journey ko naman, it was by accident. Mm. And maybe I would say, wake up call, isang dagok galing kay Lord yung... Uh-huh. Yung nangyari sa akin. iba backstory ko lang, no? When I lost my mom, mm. I was cool with it. Mm. Cool in a sense of, may goodbyes kami. She died of cancer. Ah, okay. And nagkaroon kami ng babay moment. Mm. So, kahit masakit, mm. yung stages of denial, nadaanan na namin mm. together. Pero a year later, namatay yung tatay ko. Oh, sorry. Namatay yung tatay ko, biglaan naman yun. Uh-huh. But I never questioned God's plan. Uh-huh. Other people will not believe in God based on what just happened, eh, di ba? Parang, para ikakurse na nila si God and all that. Me, uh-huh. ako, I did it differently. Ang sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano trip mo. Pero, trip mo yan eh. Uh-huh. Ngayon, tinanggal mo yung nanay ko, tinanggal mo yung tatay ko, ikaw ang bahala sa akin. Oh. Tignan natin ang galing mo. Mm-hmm. Yabang pa yan, no? Mm-hmm. So, instead of
Losing faith, I had no choice but to remain faithful. Yeah. Diba? So, dumaan na yung buhay ko, sumikat, nawala, yumaman, nawalan ng pera, and all that. And then, nung nag-plateau sa gitna, I met these people who are actually executives of one of the major recording labels. Apo. Wala na sila ngayon. And we were talking about NSYNC and the Backstreet Boys and other bands being pushed to Southeast Asia para dun magbibuild ng following. Yes, I remember that. And then babalik sa Amerika para sumikat naman sa Amerika, di ba? Testing so, grounds talaga tayo rito eh. Yes. And they were looking for an A&R for Southeast Asia. Bagay, di ba? Kumbaga, pwede ko gawin yun. So sabi sa akin, you know what? When you come to the States, we have a job waiting for you if you're interested. Okay. Game. Punta ako sa States. Pagdating ko sa States ng 2001, bakit ako umalis? Pangat na sina Paolo Santos nun eh. Sina Noy Volante. So in other words, pawala na yung mga banda. Andiyan ka pa, Brian? Yes, yes, sorry. Yung anak ko lang kasi. At sana iniwan mo na lang siya dyan. Para... So, ito na yung pasikat yung acoustic era, di ba? Sina Noy Volante, sina Paolo Santos. Sige, saltala po kayo, sir. Sige. Shoutout muna tayo. Laura Belanger, Joseph Bayan, Angie Binder, Ruth, mga bakit mo nagsha-shoutout na ako habang I'm so sorry about that. So sorry. Hindi niya kasi mabuksan yung door. Anyway, so pako sa Paolo Santos. At Macy, shoutout na rin kay Macy. Yun, Miss Macy, hello po. Sana nanonood diyan sigurado. Oo. So anyway, I decided to take the opportunity. Yeah. Baka greener pastures eh, di ba? Yeah. May, pwede naman ako pumunta ng Amerika anytime. Mm-hmm. Good for 10 years. Yeah. Ganun pa yung dating, no? Punta ka Amerika. Yeah. Dumating ako rito July 2, 2001. Uh-huh. July 3, punta na ako sa Burbank, California. De, kwentuhan, coffee pa kami, lunch pa kami. Mm-hmm. Tapos, tuntua sila, dumating ako, tuntua ako, dumating din ako. Punta na ako sa HR, fill up na ako ng application and all that stuff. And then pinatawag ako ng HR, sabi, Paco, we need your US Social Security number. So sabi ko, I don't have that. What's that? Ooh. This is all I have. Ang nilagay ko rin yung Philippine Social Security number. Sabi ko kasi, kaya ko pumunta ng Amerika anytime. May 10 years multiple tourist visa ako. Ang tanga-tanga ko talaga. As in, nakita ko yung itsura ng mukha niya, nakita niya itsura ng mukha ko, nagtinginan lang kami, parang I'm sorry. This is not gonna fly. Tinanong niya ako, don't you have a permanent resident card? Are you a US citizen? Nung narinig ko sinasabi niya, nandating sa tayo, blah, 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 blah. Kaya ganun, kasi ano eh, high profile. Like, pinakita sa Miss D, kay Dina Bonnevie, yung program niya sa Christy Per Minute, sa kung saan-saan dyaryo na magmamigrate ako at magtatrabaho ako as an executive. So talagang ano pa, in my element pa talaga eh. Mm-hmm. Di ba? Parang change location lang, pero still me. But God had other plans, ika nga eh. And ang nangyari was, after that day, July 3, para ako na-rape. Uh-huh. Parang, shoot, anong mukhang ihaharap ko sa Pilipinas? Ang pumasok sa isip ko, hindi pwede umuwi. Mapapahiya ako nito. Mm-hmm. So July 4, I was in Lakewood, California, spending my first 4th of July with my cousins. Yeah. Sabi ng pinsan ko, alam mo, pwede kita ipasok sa warehouse. Oh. Teka, anong gagawin ko dun? Eh, hard labor yun. Pero at least may trabaho ka. Oh. Sabi ko, sige. Game. So Thursday, punta ako sa warehouse.
Pagdating ko ron, uy, okay lang sa akin kahit nandiyan yung anak mo, ha. Don't be ilang. Okay, no. I have ano lang, si mami kasi tsaka si anak nag-aaway. anyway, pagdating ko rin, yung cousin ko, si Teresa, pinakilala niya ako dun sa warehouse manager, yes, si Pierre Yap. Mm. And he was a guy from Cebu. Mabait na tao. He took me under his wing. And that was it. $625 per hour ang sweldo ko under the table. Uh-oh. Tapos, 12 noon, tandaan mo, Brian, jet lag pa ako. Dumating ako ng July 2. Uh-oh. Okay? So, 12 noon dito is technically, what, 9 p.m. or uh-oh, whatever, something uh-oh like that, di ba? Been awake. And so, 12 noon, lunch break. July 5, umakyat ako sa bodega namin. Oh. Kinuha ko lahat ng mga boxes na pwede kong kunin para walang makakita sa akin. Oh. Brian, sabi sa'yo, humagulgul ako. Shit. Ay, alam mo yun, di ba sa akin, when my dad died, kinuha si God. Oh. And then, I would pray, I would be faithful. Dito talagang nanawagan ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ano to? Parang tanggap ko na tinanggal mo na ako sa limelight eh. Oh. Pero parang tanggap ko na tinanggal mo 'yung magulang ko. Tanggap ko na nilayo mo ako sa dati kong asawa at saka sa anak ko. Oo. Tapos tanggap ko na dinala mo ako sa ibang bansa. Pero Lord, bakit naman ganito? Bakit? Bakit dapang-dapa naman? Oh. And you know what? It was really a calming time. Hindi ko kinuwento to sa vlog ko, but I'll tell you. Mm. I felt peace. Uh-huh. And parang sinabi, ang dating sa, relax ka lang, Brad. Uh-huh. Sagot kita. Wow. So hindi ako na pinanasa ko lang yung luha ko. Uh-huh. And then I went back. And sabi ni Pierre Yap, tapos ka na? Masaya eh. Well, uh-huh. Bait-bait na tao. Tapos ka na? Uh-huh. Sabi ko, yes, boss. And then he patted me on the shoulder. Sabi niya, lahat tayo dadaan dyan. Yes. Andito kami. Basta hindi ka nag-iisa, andito kami. Mm-hmm. And you know what? Kaya ako sinasaya shout out sa mga OFW because sila magpapatibay ng loob mo eh. Uh-huh. You know? Lahat ng tao rin naghihintay ng papel. Yes. Lahat ng tao rin may kanya-kanyang kwento. Mm-hmm. Wala akong pwedeng iyabang dahil my story became normal. Kumbaga mm-hmm parang hindi ako... Yeah. Hindi ako special. Naging pangkaraniwang ba? Parang ganun. Oh. And eating that pride, eating my humble pie, opened my eyes to a bigger perspective. World. Oh. A bigger perspective. Oh. Kasi ano eh, 'di ba sa Pilipinas, ano tayo eh, caste system eh, 'di ba? May mayaman, may hindi masyadong mayaman, average, may mahirap. May mahirap na mahirap. Oh. Dito wala. Pantay nga. Dito. Oh, pantay-pantay. Oh. Oh, diba? That's true. Mm. All of a sudden, ang sarap ng dating. And, you know, ang nangyari was, I became more appreciative of the things I had. Mm-hmm. I became saddened by the things I've lost. Uh-huh. And then I became excited knowing that the things I will acquire, I will value. So, yun ang nangyari. Yun ang, I guess, haba eh, no? Pero sama. Okay lang. I'm enjoying, actually. Sorry. Okay. So yun yung first part ng question mo. Oh, okay. So, do you have any relatives there when you first went there sa US? When I came here, pinatira ako ng auntie ko sa bahay niya. Okay. Yun. Oh my God, yun, panibagong story. Teka, wait, ito another question. Before you went there, yung nangyari na yun, nagpunta na ba intro voice there before pa? Like nung... No. Ah, so technically, that's your first, ano? Actually, no. I've been to the States a couple of times prior to this. As a tourist. By myself. Okay. Intro Voice was supposed to come here nung kasikatan ng Intro Voice. Yes. Kinukuha kami to perform here. Uh-huh.
Pero nakakatuwa eh, no? Doon mo makikita na destiny talaga yan. Wow. Ang talent fee na binibigay sa Intro Voice back in 1995 was $2,000 per show. Oh, okay. $24 lang ang palitan nun, ha, nung time na yon. Mm. So, magkano lang yon? So, mga 48,000 pesos, di ba? Mm. And nung time na yun, ang talent fee ng Intro Voice was about 300,000 to half a million pesos. Mm. So, we said no. Oh. We said no to playing sa States. Ang kinuha nila Eraserheads. Oh. So, we know what happened after that, di ba? Tipong ganon. So, sasabihin ko sa mga tao, it's not about the money. It's about the opportunity. Oo, totoo. Right? I mean, kasi, hindi makikita eh. When you're making a lot of money, hindi mo nakikita yung opportunity because pera-pera na eh. Yes, right? yes. And nung time na yun, up and cut. Nauna kami sa Eraserheads. Eh. So, up and coming ang E-Heads, sikat ang Intro Voice. Mm. Sikat ang Intro Voice, busy ang Intro Voice. Uh-oh. Okay, hindi available ang Intro Voice pumunta ng Amerika. Yeah. Kinuha nila Eraserheads. Yeah. Patok ni Razorhead sa States. Yeah. The rest is history, di ba? Alam niyo, it gives me chills, you know, thinking about my life in the 90s while listening to you guys. Actually, ito yung one of the rarest moments na naka-interview ako ng isang 90s icon. I consider you as an icon. So, parang tong nakakatuwa lang talaga. And then, I just want to ask then, after your kasi nga sa vlog mo napanood ko rin, gusto ko rin ma-share natin sa mga nanonood yung nangyari when your bandmates also came to the United States, like what happened there. So ang nangyari was nung umuwi ako sa Pilipinas, ito pala nakakatawa de, yung okay, sige lang. yung challenge ko was, you know, kung magbabanda ako sa Amerika, wouldn't it be nice to just have Intro Voice? Hmm. And we were communicating naman eh, kahit nandito ako, nandun sila, nag-uusap-usap kami. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity to spend Christmas sa Pilipinas. Hmm. So, sabi ko kina Jonathan, tara, tugtog tayo. Kasi Christmas, uso ang tugtugan sa mall eh. So, tinawagan ko si Triggerman. Si 97.1 LSFM, di ba? So, tinawagan ko si Triggerman. Sabi ko, wala bang racket dyan? Pwede ba mag-perform ang Intro Voice? So, sabi niya dito sa Ever, Quezon City, meron akong party. So sabi ko, game! You know, I'm not sure if it was Ever or Santa Lucia. Maybe Santa Lucia. It was one of those. So, perform ang Intro Voice. Tapos sabi namin, you know what? Pag nagkaroon ng opportunity, dadaling ko kayo sa Amerika. Hindi ko alam kung paano, pero I'll look for an opportunity. Mm. And I was able to talk to Cats Entertainment. Yeah. And they produced an Intro Voice concert in the States. Oh. So shout out kay na Jerry Katigbak, the late Tita Jackie Regala, sina Kay and Jojo Morales, pati na rin sina Yearsley, at saka sina Rod Arce. Oh. Lahat sila made everything happen for Intro Voice. Yes. And so dumating ang Intro Voice sa Amerika. Yeah. Pagdating ng Intro Voice dito, nagpaalam kami sa producers namin na hindi na kami uuwi. Wow. So, mabait naman yung mga producers. Uh-oh. So, from entertainer, pre-process na yung papers ni na Jonathan para maging permanent resident. Uh-oh. Ang maganda sa States kasi, if you're a nationally known artist, yan, scientist, or athlete, uh-huh, they give you a green card. Hanggang ngayon pa ba ganun pa rin? Yeah. Oh wow. Actually ngayon mas merit based na ang Amerika. Oh man. Okay. So para Canada, 'di ba? Sa Canada, how do you get residency sa Canada? By you point, have to have system. Some sort of point system. Oh, point system. So 'yun ang ginagawa nila ngayon sa mga regular na ano, na gusto mag-migrate sa Amerika. Oh. Kumbaga, mas mahirap. Pero kung meron, dati kailangan may yaman ka or whatever. Ngayon hindi. Kung may talent ka, kailangan ka ng Amerika. Parang sa, ganun. Bukod dat, wala nang show money yun. Wala nang mga ganun. No? Wala na. Oo. Basta, ang bilis. Like, si Jonathan, it took him 3 months from application to getting his green card. Wow. 3 months. Oh.
Ang bilis. So, pwede ka na magtrabaho right away. Oh, ganito. Let's say nag-apply si Jonathan ngayon, di ba? In 2 weeks, lumabas yung work card niya. So, wala na show money. So, in 2 weeks, pwede ka na mag-apply ng trabaho, any right. trabaho gusto mo. And then, after 2.5 months, lumabas na yung green card. So, pwede siya umuwi sa Pilipinas. Grabe. And all that stuff. Ang bilis. Ngayon ko lang actually narinig yun eh. Narinig ko sa vlog niyon yung ganong proseso. Tapos nagulat ako, man, sabi ko, pwede pala yun. Hindi ko alam. So, let's say, ang South Border, yun ang ginawa ng South Border pagdating nila rito. Sabi ko sa kanila, gusto niya magstay. So ang umuwi na lang si Jay na lang yata, inisip ko kung sino pa maliba kay Jay eh. Hindi, si Jay na lang ang umuwi. Oo, kaya pala si Duncan, iba-iba yung members si Duncan sila. Umuwi rin. Ah, oo, si Duncan, oo. Basta lahat sila green card. Si Jay, si Duncan, si Vince, si Paul. Si Luke, hindi na si siya Rick. Yung, si Briggs or si Luke, hindi na sila yung time na yun. No? Pero kayo ni Briggs, pareho kayong taga-Vegas. Ah, okay. Vegas. Kasi ikaw nag-migrate ka rin, di ba? Ah, hindi naman po. Nag-stay lang ako for a time kasi I used ang to play... Ang haba naman ng time. Opo, eh, kasi I used to play professional poker before and nag-World Series of Poker din po ako sa US before with my dad. Tapos, yun. How long did you stay? Paputol-putol po since 2008 to 2012. Pero yung pinakamatagal na stay ko dyan was almost a year kasi meron akong sinundang babae. Ang pag-ibig nga ganun naman. Ganun naman yata talaga. Oo, yun. Nung wala nangyari, umuwi na lang ako kung luhaan. Pero okay lang. Pero yeah, we're living good yeah, lives. Si Briggs, naman. I think si Briggs is in Vegas. Eh. Ah, right. Ah, okay, that's nice. Ngayon na nandito, si Bowie Meneses ng parokya, same din. So, halos lahat na pumupunta rito gets that extraordinary ability. Si Bowie, ganun din ang ginawa niya. Yeah. Ah, oh my God. Kung feeling ko... I mean, kung... lahat ng mga artista, ngayon, now's the right time kaya to actually pala. Do it. Kaya pala. Alam niyo, kung sikat lang ako nun, malamang ginawa ako na. You should have. Kasi, di ba, you know what? Okay, people go. So, bakit ginagawa ng Amerika? Bakit nila kinukuha yung mga... Bakit nga pala, yes. Yung mga tanyag na scientist, athlete, at saka artist, it's not because of us. It's because of our kids. Ah, oo nga. Think about it. Oo, yes. Kukunin mo yung best minds ng buong mundo, pero patapos na yung career nila. Oo. Pero may mga anak yung mga yan eh. Because one application, Brian, one application for the whole family. Kung 10 ang anak mo at 10 anak mo green card holders kagad. Oh, wow. Tama. Hindi ito yung nickel and dime na babayaran mo isa-isa, hindi. Isang bayaran, buong pamilya kasama, ganun. Oh. Kuya Paco, mayroon akong gusto sabihin sa inyo, no? Naging kapitbahay ko kayo eh. Saan? Sa Grandwood. One of the best places. Ako yung nag-comment nun sa isa sa mga vlog nyo, na I used to be my neighbor. And that time, you were with Geneva pa nun. Geneva. So, with Geneva pa nun. So, nakakatuwa lang na, alam mo yun, umikot siya in years, many years. Wala ka na sa Grandwood, Brian? Wala na po. Since 2009, wala na. Nasa naman so, namin ngayon. So, ilang taon ka na sa Grandwood ka? we were there 97. Tama ba? Yes, 96, yeah. 97. Anong year yun? Oh my God, bago brand new pa lang ang Grandwood dun. Brand new pangalan nun. Kaya nga maganda yung community. Ngayon, napadpad ako sa Grandwood minsan. Grabe, puro kotse na yung daan. Magkabila. Okay. Wala nang madaanan eh. Oo. Pero nandun pa rin yung mga classic. Ewan ko naabutan nyo dun si Ami Austria. Ayun, nandun pa rin. Alam ko nandun pa rin sila with Duke. Si Ami at saka si Duke. Oo, nandun pa rin sila. So sila yung pag... Sila, ayan yung aso ko. Hello. Ang bahay ni na Ami, di ba? Pagpasok mo sa gate, nasa kanan, di ba? Kami nasa kaliwa. Oo. Oh, naalala ko 'yun. So, kayo saan kayo? Kanan o kaliwa? Sa may ano kami, sa may block 2. Doon kami sa may court side. So pagpasok, court side sa likod. Pagpasok sa likod sa may clubhouse. Yes, sa may clubhouse. So, okay. Sa may clubhouse. Oh, anyway, those were the days. Small world, no? Yeah, I know. How old were you then? How old were you? I was high school na. Oh, there pinupunta mo rin yung Migis, tacos. Oo naman. Sa inyo, Migis. Oh, Migis tacos, pucha.
At saka... Tapos mall, mall nga natin ang ever, di ba? Oo. Kaya nga ano eh, natutuwa ako nung narinig ko yung ever eh. Mall natin yun eh. Tapos yung ano, yung tindahan sa labas ng BF. Laki na ng kinita nun. Grabe. Alam mo kung sino pa nakatira sa BF? Yung drummer ng After Image, si Roger Calier. Wow. Hanggang ngayon? Hindi na. Hindi na. Tapos si Marvin Agustin. Yan. Yan ang mga, yan. Oh, yung so mga si no- Marvin, oh, yun yung mga time na nandun mga, din siya. Yun yung mga notable eh. Kuya Paco, meron tayong mga babasahin dito sa ano sa comment section. Ah. Ito, gusto kong tanong sa inyo to, matagal na eh. Kasi hanggang ngayon, pagka nagigitara, tapos puro intro, lumalabas pa rin yung, pare, intro voice ka naman eh. Alam mo, lumalabas pa rin siya hanggang ngayon. So, going back to the question, what, why intro voice pala? Bakit pala intro voice ang pangalan? Okay. Ewan ko, kilala mo si Dudy Alfonso. Have you heard of her? Not Dudy not Alfonso. So, I'll give her a shout out. Hi, Dudy. Shout out, Dudy. And Cherry Ignacio. Yan, yan dalawang yan. Dudy Alfonso at saka Cherry Ignacio. So anyway, 1986. I was 15 years old. Mm. So magsa-start na kami magbanda. Yes. Ang pangalan ng banda namin is Instru Voice. Okay? Instruments and Voices. Yes. Biglang pagtawag ko para magpa-schedule ng rehearsal, yung sumagot ng telepono, ganito siya sumagot. Hello? Sipi mo, hindi mo kilala to, sinigawang ka. Tapos sabi ko, good afternoon po, pwede po magpa-schedule ng practice? And it was my first time to make a call. Kailan? Sa Saturday, sa Saturday po, 3 to 6. Aba, banda nyo? Instru voice po, Instru voice. Oh. O sige, and then binaksakan ako ng telepono. Pagdating namin doon, parang kila, parang familiar sa akin. Hindi, hindi, hindi walang bootleg. Ah, bootleg. Ang pangalan ng studio is Bootleg. Kasi naalala niyo yung... sa may Blue, sa may Blue Ridge. Ah, okay. Kasi, kaya nga, ang may-ari nito ay si Dudy Alfonso. Ah, si Dudy, okay. The guy on the other end of the line was Sergeant Lando. Oh. So, hindi ko, sana buhay pa si Lando hanggang ngayon. But, okay. Love namin yun eh. So, anyway, pagdating namin sa studio, alam mo yung mga wall calendar na may mga blocks of, yung calendar na may sinusulatan mo talaga. Oo. May grid. Nakita namin yung pangalan namin. Oo. For the first time in our lives, nakita namin yung pangalan namin. At hindi instru voice ang nakasulat. Dapat instruments and voices. Ang nakasulat ito. Ang galing. Ang ganda ng storya. Ngayon ko lang nalaman. Sabi ko, putsaragis, ano yan? Ang ganda ng storya na yun. Dahil lang, ganda. Ganda, ganda. It was the biggest mistake na ginawa ni Sergeant Lando. Sergeant, kasi I think, yung daddy ni Dudy was a general sa military. So, si Lando would work as a caretaker for the rehearsal studio. Sergeant. So, sabi namin, Sarge! Bakit ganito? Ano problema nyo? Maganda po! Tapos, nag-decide na lang kayo na, guys, palta na natin. Parang baduy, di ba? Parang, ano yun? Pero come and to then, And then, nakakatawa. For the wrong reasons, ginawa namin B yung V para intro voice. Ang bantot naman kasi nung time na yun, may gel voice. So, sabi namin, kaya na natin yung V kasi lima tayo eh. V, the five of us. Kaya, yan ang reason ko bakit ginawa namin pula yung V. To signify that intro voice will always be the five of us. Kahit magpalit-palit ng miyembro, kahit maging anim kami or whatever, five talaga lima yung kami four. Nagsimula. Lima kami nagsimula, it'll always be the five of us. Oh my God, that backstory, Kuya Pacos. So wonderful. So tapos, sinubukan palitan ng Wea Records. Ang dami namin pangalan na pinuntahan. And you know what? Thank you, Lord, pa rin. We stuck to this because nung nauso ang internet, guess what? What? Kami lang ang may pangalan na ganito.
Yun. Na walang kaparehas ng pangalan sa buong mundo. Exactly. Diba? Oo. Talagang so, iba eh. Ang ganda ng story. Like, di ako makamove on. Galing, no? Ang galing. So, tuwing nakikita ko si ano, tuwing nakikita ko si Dudy Alfonso, look her up sa Facebook. If you can look her up now on Facebook. Si Dudy Alfonso really was very, ano, very crucial in our growth because siya at saka si Cherry Ignacio, silang dalawa really pushed us to be who we are now. Oh. As kids, wala naman naniniwala sa amin, but these two people talagang go. Oh. You know, make it more than your hobby, kids. Go. Ganon. Mm-hmm. Kaya, oh, ang galing. So, talagang just being exposed. So, yeah. Fast forward, nung balik tayo yung bago yung intro voice sa US, grabe, ang dami kong talagang tanong sa inyo. Kasi sobrang interested talaga ako eh. Have you guys started, like, na-imagine nyo ba na, okay, we're gonna take intro voice here and we're gonna do this parang as our job, musicians playing for every Filipino community in the United States. Na-vision nyo ba yun? Kung bakit kayo nag-stay dyan? No? So, pero ano, nung dumating ang intro voice dito, ano kaya, you have this grand dreams eh, di ba? And all that, right? Mm-hmm. Gonna break into Hollywood, mga ganun-ganun. Yeah, yeah. And then, nung dumating kami rito, it was, you know, let's find a way to have a better life. Mm-hmm. Yun muna ang inisip namin. Okay. Let's take care of business, which is ourselves. Mm-hmm. Ang nakakatuwa, nung nag-settle down ang intro voice sa States, that's when we realized what you just asked me. Uh-oh. You know what? Kung tayo nandito, I'm pretty sure may mga fans tayo na nandito na rin. Oh, meron na yun. And then that's when we decided to forget about Hollywood. Not that we ever thought of it talaga. Pero after that, hindi na namin inasam-isipin yun. Ang inisip namin is, you know what? The Philippines is smaller than California. Oh. I don't know if you know that, but pinagsama, mas maliit nga. Hindi, kahit hindi mo ipagsama. Talaga? Yung geography talaga, like the Philippines is, I think, mga 20,000 square miles smaller than, okay, something like that. You can Google it, pero mas maliit. Yeah, yeah, yeah. Eh, sumikat ka lang sa Pilipinas, busog ka na eh, di ba? So, ano pa kaya kung sumikat ka sa California? California pa lang yun. Wag na buong Amerika. No. So, ang ginawa namin, hindi naman lahat na nasa Amerika, puro Pilipino eh. Oh. So, what ilan natin gawing ganito? And that's where we as Intro Voice decided to be the band for the global Pinoy. Ah, bakit global? So, ginawa namin, let's cater to the OFWs. Yun. Baga, OFW tayo eh. Oo. So, tayo ang banda ng mga bagong bayani. Ang galing. So that's how we positioned ourselves. Oh. Kumbaga, we have no problems giving 100% to our kababayans worldwide. Marami ng banda sa Pilipinas eh. Kaya na ng Eraserheads yan, kaya na ng Parokya yan, kaya na ng True Faith yan eh. True. So paano naman yung mga bands, yung mga tao rito sa abroad, di ba? Yes. So that's why we always say, and I don't know, Brian, if you could dispute this, but walang halong yabang. Okay. We are the number one OPM band in North America. Yeah. Wala akong laban doon. Because we are the only one. Yeah. I know. Sabi ko kay Bowie. Pwede talaga i-claim eh. Sabi ko kay Bowie Meneses ng parokya. Bowie, ano yan? Alam mo ba? Na kami ang number one OPM band sa North America. Ha? Huh? Napaisip pa siya eh. Sabi ko, huwag ka magre-reklamo.
ikaw lang ang taga-parokya na nandito. Oo nga no! Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, eh, South Border. Hindi na. Nasa Pilipinas na South lang, Border. Sabi, nag-iisip pa siya eh. Sabi niya, so North America, pati Canada. Yeah, bakit? Sino bang buong OPM band na multi-platinum ang nasa Canada at saka nasa Amerika? Wala. So, ayun, yun lang. Ang galing, no? So, buong intro voice po ba nasa US? Yeah. All original. As in, grabe. Ang nasa Pilipinas lang is si Jobert Buencamino. Oh. Tsaka si Ira Cruz. Ay, si Ira naging... Si Ira ba nag-intro voice din? Hindi naging intro voice. Si Ira was intro voice. Oh. Original lineup. Yeah. Because ang pinalitan ni Vic Carpio, ang pinalitan ni Vic Carpio was Ira Cruz. Ah, di ko alam. Yung mga However Which Way, Calling All Nations, Maynila. Kaya Ira pala Cruz, grabe yung tilisay niya, kulilyala, no? Gagwapo niyo talaga. Grabe. Di ko alam, I didn't know that na Ira Cruz was part of ano. Nakakatawa, no? Speaking of kulilyala. Mm. Hindi ko lang babanggitin kung sino tong bandang to, no? But, Filipino band. Hindi, wag. Sige, joke lang. Filipino band. Nakita kami sa isang festival. Paglakad ko, tinawag ako nung isa sa kanila, sabi, oh, ayan na pala yung drummer nung, ano, ayan na pala yung baklang drummer nung bandang namamakla. Namamakla. Sila naman, sikat naman sila sa, ano, sa mga hard rock na scene sa Pinoy. Ah, okay. Tinignan ko lang to, di ba? Tinignan ko lang siya. Sabi ko, sandali ha, sandali. Tinawag mo akong bakla. Parang confused ako. Kasi, ang intro voice, ang fans ng intro voice, puro babae. Oo. At pag nagtitilian ng mga babae, ginaganahan kami. Ang fans ng banda mo, puro lalaki. Pag nagtitilian yung mga lalaki, ginaganahan ka. So, sino sa atin dalawa ang bakla? Then I left. Napaisip siya eh. Hanggang ngayon, pag nag-uusap kami, tawa siya ng tawa sa... Sabi niya, putya ka pa ako, nadali mo ako dun ah. Oo. Napaisip mo ako dun. Sabi ko, ano ginawa mo? Kinausap ko yung mga kabanda ko. Oo nga. Bakit tayo na-excite na puro lalaki ang audience natin? Is he still active right now? Yeah. Oh. Pero honestly, kaya nga ayaw ko banggitin ko sino. Ah, okay. Kasi for example, kung ako nasabihan noon, I wouldn't really mind. Kasi yung, diba? Yeah, Bryson kasi, maraming kaming following na nasa LGBT community because of our music videos. So, hello sa inyo lahat. And you know what? Speaking of the LGBTQ community, no, I have a soft spot for the LGBTQ community. Meron kaming series of shows sa Amerika. Ang cute. Eh, si Ray Kilay. Yes. Si Joe Awayan. I don't know if you know these people. Ray Kilay is a singer-comedian. Uh-oh. Joe Awayan is a singer. Yeah. Then Geneva Cruz and then Intro Voice. Kaming apat. Kuha kami ng concert. Ang title... Girl voice, bakla talk boy. Ano yun? It was a successful show. And dito mo makikita that music has no gender. Okay. No gender ang music. Oo. Yung concert namin na yun, sinocase namin talaga na, you know what, music is for everybody. I know. Then, no politics, just no nothing, di ba? Yes, diba? Yes. So, have you been back here? Yeah. Oh. Every year except 2020. Oh, si yung panganay mo, si Heaven, nagpupunta rin siya dito sa Pilipinas. Hindi, he's busy. Si Heaven, si Heaven has his own rap career. Oh, nga, I saw eh. Yun, gangster yung bata niya. As in, he really walks the talk, no? Like, pag talagang, and he lives on his own. Oh. Kumbaga, he has his own apartment, his own life. And I'm very proud of him. Oh, I can see that. Kasi nakikita ko yung mga posts niyo about him and his post about you, especially on your birthday. Ang sweet-sweet niyo mag-ama. Oh my God, how old is Heaven na pala?
He's 24. Grabe, may 24 years old ka na. He's 24. Grabe. And yan yung time na actually kasikatan age ko yata yun eh. Paano kung kanwari gusto niyang like to try out here in the Philippines? Kasi ang laki ng hip hop scene ngayon dito sa Philippines. Malamang alam niya yun. Yeah. So yeah, he knows. Does he also write Tagalog rap lyrics? Yes. Yeah, he does. Oh my god. So and then he produces his own beats. Ah, okay, that yun ang pinakamaganda sa lahat. Isang rapper na nagpo-produce ng sarili niya. Ang laki advantage nun. Kasi pag pumasok yung mga video nyo, were you rocking the same thing na meron ko rito? Ano ba meron diyan? Ah, ano, push, yes. Push two. Ah, may push. Oh. Wait lang po. Yeah. Shout out tayo habang may ginagawa si ano. Si Brian. Gabriel Tomel Den. Ngayon talaga work ayun. From home eh. Sino ba? John Noel Salas Lasa. May question. Ask Emily. Ko lang daw po kung siya yung nagpiano sa Line to Heaven. Ako nagpiano sa demo. Ah. So, ganito ang intro voice. You know what? Kwento ko kung paano ko ginawa yun. No? Mm. So, noong mga time na yun, kamamatay lang ng mommy ko. Mm-hmm. And she was supposed to watch my show, Intro Voices Concert, noong araw na ginawa ko yung Line to Heaven. Uh-huh. Pero hindi siya umabot. She died a week before. Uh-huh. So, okay. that night, normally kasi after the show, nag-midnight snack kami ng nanay ko and then kinikwentohan niya ako how the show went. Mm. Ako naman kinikwento ko sa kanya how the show was from the drummer's perspective. Yeah. Mm. And we would have like 2-hour conversations. Sweet. Grabe. Wait lang ah. Mm, sige. Yeah, baby. Kami na si Red, baby. Itong aso ko makulit eh. Teka lang. Dami niyo so, anak. I know. So we would have 2-hour conversations, no? Oh. Tapos noon. Noong time na yun, wala na yung mommy ko. Nalungkot ako. Uh-oh. 3 o'clock in the morning. I was looking at the phone. Yeah. And then sabi ko, what if I had a line to heaven? Oh, wow. And so at 3 in the morning, I made the song. Did the piano, the drums, the bass, the guitars. And then as a drummer na hindi naman biyasa talaga tumugtog. D-A-G-A, ang dali-dali ng chords na yun eh. Oh. So I made the song. Gamit-gamit yung mga chords na yun. Grabe, that was... And it worked. Yes. Oh naman. Pero guys, iconic. Pero guys, may bridge yun, Brian. Oh. Natatawa ako when people play it and then pagdating sa bridge, D-A-G-A pa rin, I cringe. Parang, guys. Oh. May F-sharp minor yun. Meron nga. Kasi, sabi ko, ang mga madadaling kanta na tugtugin ng panahon na yun, pare ko, walang bar ang pare ko. Wala, wala nga. Diba? Pare ko, puro straight finger chords yun eh. Actually, yun talaga yung Light to Heaven, ganun din. Yan pa rin talaga formula ngayon for a pop song, Miskirito, especially OPM song. Kailangan talaga jingle able, natututugtog ng diba? Lahat. Oo, natututugtog ng lahat. Hindi mo kailangan maging komplikado eh. Oo, hindi nga. Oo. Yun nga yung dilemma namin with Bryson din. Kasi, we're very synth-driven. Bihira lang ako nagigitara. So, every time na people would want to cover music, ang nakakatawa, dahil sa mga gadgets ngayon sa gitara, talagang ginagawa nilang synth yung guitar nila. I mean, na-appreciate ko yun, guys. Thank you. Pero I think, so ngayon, gumagawa na rin kami ng mga kanta na parang guitar-driven para makasabay sila. Yun, anyway, Kuya Paco, question din, no? How's the community there let's just talk about the community in California, LA. Kamusta yung mga artists natin dyan? Ano kami? Kami we're trying to erase the divide. Okay. Okay. May dito sa may Northern California, may Southern California. So dito sa Pinoy community may local. Mm-hmm. Tapos sa North, sa East Bay, may mga kanya-kanya music scene. Yes. Kami ni na Bowie, ni na Robin Rivera, ni na Glenn Jacinto. Robin! What's up, buddy? Mm. Siya kasi Glenn. I love Glenn. Glenn Jacinto, yes. Yeah.
kami, lahat kami na nandito, we do our best to reach out to the local bands, to the local artists. And gusto namin silang makilala. Ami ang meron lang ang ano ko lang dito talaga, ang advice ko lang palagi sa mga banda, stop aspiring to be a front act for a major band from the Philippines. Wow. Nag-gets kita stop. Dyan. Oh, nag-gets kita dyan. Stop. Oh. Because that's all you'll ever be. Oo. Oh, nag-gets kita dyan. And like yung sinasabi, no, sinasabi, hindi, Sir Pax, well, kasi yung mga post na, shared the stage with Ellie Buendia. No, you did not share the stage with Ellie Buendia. Sharing the stage with Ellie Buendia is, ito si Ellie Buendia, ito ka, tumutugtog kayong lahat together. That's sharing the stage with Ellie Buendia. Diba? The right way of saying it is, open. I opened for Ellie Buendia or I warmed the stage for Ellie Buendia. Yeah, warmed. Yeah. Diba, parang, parang, hindi. I mean, respect kay Ellie Buendia, pero respect din sa'yo. Mr. Aspiring Front Act Band member, to be better than who you think you are, because you probably are better than who you think you are. Yes. So you're encouraging these local artists dyan sa California na or kung saan. And you know what? You know what, Bri, if I may? Yeah, sure. Si Raymond Marasigan is a good friend of mine. Okay. And he was my neighbor sa Cubao. Mm. And, you know, I would be intro voice na ako. Eraserheads, they were still struggling to be Eraserheads. Pero, magkakasama kami sa Club Dread and all that stuff, no? But I remember telling Raymond, kasi sabi niya, sama mo naman kami sa show. Sure. So, pag may intro voice concert, ang front act namin, Eraserheads. But I would tell Raymond, I would tell Raymond and the rest of the guys, you're better than this. Your goal is to have your own show. Your goal is to have your own concert. Not to be a front act. And the rest is history, di ba? And I've never stopped telling that to people na, you know. And yun din ang sinabi ni Teddy Diaz sa akin ng The Don. Sabi ko, Teddy, pa-front act naman sa The Don. Why? Grabe. Eh, kasi close tayo The Don kayo No. Do your own show. Na kayo yung main act. Na kayo yung bida. Main act, yes. It doesn't matter if there are 2, 5, 10 people. At least yung 10 people na yun, inyo yun, di ba? Oo. Walang hindi, hindi dahil hatak nung main act. Guess what? No. You play in your garage, wala naman nanonood sa inyo Oo. So ano ngayon kung may 10 na manood sa inyo? Oo. I don't know. And then I get you. Pero I call him my dito kasi hanggang ngayon ganun pa rin like iba pa rin pag nag-open ka to a bigger act. Kasi parang mas I think most of them think na parang yun yung mabilis na organic way how to grow your following. Kasi syempre yung mga fans ng mga bigger acts pag nakikita kayo lalo na ngayon, especially kasi yung mga tao ngayon naghahanap na rin ng mga iba-ibang klaseng banda, lalo na yung mga hindi sikat. Proud ako sa mga listeners natin ngayon dito sa Pilipinas kasi they're really supporting yung mga bagong acts din. Like, they know how to divide their attention din there. Can I tell you kung paano kami nakilala? Sure. So, 1986, bagong labas ang Dats Entertainment, no? Dats. And ang ginawa ko, I went to GMA and spoke with Herman Moreno if my band could perform. So, pumayag naman si Kuya Germs. And so we performed on a Monday. Ang mga artista ng Monday group was si Michael Locsin, Justoni Alarcon, Christina Paner, Ramon Christopher, at saka may isa pa. Hindi ko lang sila tinutor. Old school. Lima pa lang nun. So,
sabi ni na Jonathan, hindi tayo kilala ng mga taong to. Sabi ko, okay lang yan. Makikilala nila tayo. And this is what we did. Dumating kami na maaga, yung mga fans nakapila sa labas. Sabi ng mga fans, sabi ko, nilapitan ko yung mga fans ng mga artista, sabi ko, so sino pinuntahan nyo rito? Sabi ng iba, oh, si Michael Locsin. Oh, ako si Justin Alarcon. Sabi ko, picture ba nila yan? Oo, picture nila yan. Sabi ko, tutugtog kasi kami sa loob. Lagay nyo yung mga pangalan nyo dyan. Amin na yung mga picture. Papipirmahan ko sa kanila. Tapos magkita-kita tayo sa labas mamaya. Bibigay ko sa inyo. One condition. Ano yun? Ano yun? Ang banda namin, Intro Voice, pag lumabas kami, magsigawang kayong lahat. Planado. So, nasa dressing room kami, nasa green room kami together with all these artistas. Diba? So, I had all these artistas sign the pictures of their fans. At the end of the show, itong mga artista na to, palibasa, sikat na sila. They just rode their cars and drove off. Kami ni na Jonathan, we stayed. We gave them the pictures. We spent time. Two things happened. Number one, na-impress si Herman Moreno kasi ang dami nagtilian sa Intro Voice. Book these guys. So every Monday, kami yung banda. So that's. Number two, yung mga fans ni na Justin, ni na Michael Locsin, ni na Ramon Christopher, naging fans namin. Galing. Because hindi raw kami sinabero. And up to this day, fans pa rin namin sila. Loyal, no? Grabe. Parang si... Sobrang loyal. Parang si, ano, ma'am si, ano, Macy. Loyal din yan. Hello, Miss Macy. Nanonood siya ngayon. Hi, Miss Macy. So parang ganun. And you know what? Natutunan namin yan early on. So ito yung nakakatawa. Sabi nung kaibigan ko, he plays for this band called Beyond Daydreams. He's the drummer of Beyond Daydreams. And sabi niya, Sir Pax, ilan minutes kami magfo-front act sa inyo? So sabi ko, depende kung ilan tickets ang mabebenta nyo. Totoo. Bakit ganun? Paano kung isang ticket lang mabenta namin? Sabi ko, then 1 minute lang kayong magpe-perform. Kung isang ticket lang ang ibebenta nyo, umakit kayo ng stage, pasalamatan nyo yung isang taong bumili ng ticket, and then bumaba na kayo ng stage. Yeah. Napaisip siya. Sabi ko, Howard, you know how many years did it take for us to build a following? So, ang sinasabi mo sa akin, balak mong umakit sa stage namin para ligawan yung mga followers namin. So, you want to get, but you're not willing to give. Yeah. Paisip si Howard. Sabi ko, imposible hindi ka makabenta ng 30 tickets. Lima kayo sa banda. Yeah. Magbenta kayo ng tig-anim. That's 30 tickets. Ticket selling. Grabe. Naalala ko yan. Yun ang ginawa namin nung nag-fronta kami sa identity crisis. Yun ang ginawa namin. Hearing these artists, kahit kasi noong 80s na abutan na narinig ko pa rin yung mga kwento niya ni Identity Crisis, The Dawn, kasi si Kiko is a good friend of mine too as well. So after Image siya dati noong mga panahon na yun. Sina Kiko, because they had the same manager, it was easier for them to front act for The Dawn. Kami naman, wala kaming access sa ganun. Wait, so we had to sell si Francis Reyes after Image siya dati? Yeah. Oh, wow. Well, I'm learning so much. Nung panahon na si Francis ang gitarista for After Image, si Ira ang gitarista for Intro Voice. Yan oh my God. Tapos Chuck Isidro at Vic Carpio, sila naman ang magka-batch. Sa ano to? Sa After Image? Ah, After Chuck Image Isidro, pala siya. Chuck Isidro, After Image. Yeah. Vic Carpio, Intro Voice. Si Francis Reyes, isa sa mga original members ng After Image. Tama? Yeah. I did not know that, Kiko. By the way, shout out kay Kiko. Yeah. He also works for Lyric kay Ma'am Macy. Shout out, Bruha. Actually, maglo-launch ulit ng Indaro. Ewan ko kung nakita niyo sa post niya. So, congrats Good ulit. Good for him. Grabe, Indaro. Kinalakihan din namin lahat siya na yung panahon na namin. Going back, curious ako. Gusto ko itanong din, Kuya. No? Nung sinabi niyo na parang huwag kayong maging...
you would always say this to local artists there sa US, like, wag niyo yung aspire na mag-open lang kayo, aspire to be the main act. May mga sumunod ba nito? Kasi parang, nung nandyan ako sa US, parang, I actually tried playing there, pero nakita ko rin yung community there. Ewan kung kilala mo to eh, magaling to na pianist. Si, he's a short guy. Lagi na, kasi nagstay din ako sa Van Nuys eh. Kilala mo si Gigi Asistio, di ba? Yeah. Si Gigi, Coker pala, sorry. Coker na siya ngayon. Yeah. Oh, yun, yeah, yun. Si Tita, yan. Diyan ako nag-i-stay sa Van Nuys before din. So, yung keyboardist yata siya ng Society of Seven. Si Tate. O, si Roy Venturina. Si Roy, yes. Si Roy. Ayun. Yeah. Parang nag-try ako na mag-perform sa isang restaurant dyan. Nakalimutan Bar Fiesta? Hindi, yung isa pa eh. Parang ano eh. Otos? So, parang, I forgot na. But anyway, parang ang hirap. Meron bang mga bandang talagang who followed your advice? Like, talagang gumawa silang sarili na eksena. Yeah, Monumental by far. Kina Ferds. Yun, si Ferds Rafanan. Magaling na artist yun. Dati, frontak lang siya ng frontak. Ngayon, he's doing that. Si Sharon Gagne from Synth Heart doing that. It's not easy kasi, di ba? It's not easy to do it. See, ay, question pala, kuya. Si Glenn, sure. Si Glenn din ba, yun din ginawa niya? Same status sa visa? Yeah. Ah, ang galing, galing, galing. I love that guy. I miss that guy. Very humble. Oh, he's very one humble of the few guys na nakilala ko na never forgets. Parang, when he meets someone, naaalala pa rin niya kahit matagal na ngayon. And you know, he gives back. He has Laklak Fest. Laklak Fest is what Paco's Place is. Laklak Fest caters to your local bands performing, di ba? Ang Paco's Place naman features local bands. And then ini-interview ko sila parang kung paano mo ako ini-interview ngayon, parang gano'n naman. Oh. So. And then so we're giving back to the community naman. Oh, that's nice. That's nice. So medyo lumalaki na rin ang eksena ng Filipino. But you know what? Hindi lahat ng ano eh, hindi lahat ng artist sinusundan yung advice ko. But you know, ito. For you to do this, Bri, you have some sort of marketing idea. For you to be talking to me like this. Yeah. So, sabi ko sa mga banda, ito ang poster, teka, wala akong papel. Magana pa akong papel. Sandali. Hold on a second. No worries. Shoutout sa mga nanonood, kay Rochelle, kay John Noel. Yan yung mga solid natin kaibigan. Ito. Thanks for staying. So yan, kunyari. Okay, drawing ng anak ko to. Shout out to Cassidy. Hello. So let's say ito poster to. Kunyari ganito lang kalaki yung poster mo, right? If you were the main act, yes. Your picture would be this big. Kung ikaw si Bamboo. Itong picture mo, right? Si Bamboo kaya ito picture mo. Tapos kung hindi ikaw si Bamboo, ikaw yung front act. Ayan lang ang picture mo. Oh, maliit lang. Di ba? Oh, laging ganyan eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga poster dyan eh. So let's say, si Dead Bamboo in sea, magpe-perform sa 1,000 capacity na venue. Oh. Ikaw rin, feeling mo magpe-perform ka sa 1,000 capacity na venue, pero hindi ikaw ang pinunta ng tao dyan. Oh. Ang pinunta ng tao dyan is si Bamboo. Oh, right? Siyempre. So ngayon, ang gawin mo, mag-produce ka ng sarili mong show. Oo. Oh. Sa maliit na bar. Is it hard? 50 lang ang capacity. Kasi, ang experience ko kasi dyan, kuya, nung one time I was at Miami, may nakilala akong band member sa, isang nagbabanda sa Guitar Center. So, inimbitahan niya ako to watch their gig. Yung setup dyan, kanya-kanyang dalang gamit, miski drum set. Yeah, yeah. Diba? Yeah. So, going to this question, mahirap ba magtayo ng prod dyan? No. Hindi. Basta may gamit ka lang, syempre. Ikaw ang provider. Madali magtayo ng prod. Pero I'll give you the nitty-gritty. Pero tapusin ko lang to. Sige lang po. So imagine mo, let's say Bryson. Oh. Bryson and intro voice kunyari. Hindi pareho ang audience capacity natin, correct? Yes. Pero kung magfa-front ang Bryson sa intro voice, gaano kalaki ang picture nyo sa poster namin? Medyo maliit. Maliit. Oo, maliit. Pero kung mag-show kayo na sarili nyo, gaano kalaki ang picture nyo sa poster nyo at gaano kalaki yung picture namin sa poster namin? Magkasing eh, di ba? Magkasing, oo. So, pareho nakapaskil sa restaurant sa Filipino store yan, di ba?
sa mata ng tao, hindi na nila alam kung sino ang sikat dyan. Sa mata nila, parehong sikat na yan. Visual again, perception kasi. Perception is everything. Ang laking bagay. Ang laking bagay ng, tsaka yung billing. Ang laking bagay ng billing. Oh. Yun ang pinapoint out ko. Diba? Na if Bryson has a show, 50 capacity, at 50 people ang dumating, Intro Voice has a show, 500 capacity, yes, pero 50 lang ang dumating, sino nanalo? Sino? Di Bryson. Diba? Kasi puno to eh. Oh. Sold out to eh. Oh. Itong isang show, nilangaw to. Oh. Sarap pakinggan nun, Bryson. So, pangarap na yung makapunta dyan. Yun ang point ko. Do you, right? You do you. That's true. Ako, I'm one of those guys then before when we were starting. Mahilig din ako mag-open to bigger acts. Pero right, what I did was, I targeted yung mga festivals saka mga international acts na nagpupunta rito. So for example, ang ginawa ko is when churches, I don't know if you know churches, yeah, came here, we were one of the opening acts. Tapos when Dishwala came here, nag-open din kami sa kanila. Tapos from there, it grew. So hanggang sa na-accuse ako, alam mo na may mga haters natin dyan na nagbabayad na raw ako to open for them. I'm like, really? Hindi nila kailangan ng pera ko. There's no shame in paying to play, huh? Yeah, but no, the thing is, these producers, I don't think they need. If they want my money, of course they would want big. But I cannot give them that amount. So, wala akong binayad dun. Anyway, so, yun nga yun. And then, I would also open for bigger acts din dito. Pero nagigets kita sa, yun nga yun, na yung mga banda dyan na would open for acts din dito. Nagigets kita. Pero for me, parang pag sa eksena kasi dito, parang okay lang na to open for bigger acts kasi yung mga listeners, nagbago na kasi yung mga listeners natin dito, kuya pa ako, as in they really support and they know how to divide their attention to up and coming acts. Oh, ang ganda ng eksena ngayon dito. So going to this question, any plans of coming back here to the Philippines to do a show when everything's normal? So we had to cancel November 21, 2020. Oh, meron na. Okay, I didn't know that. Gusto mo malaman kung bakit hindi mo alam bakit na may po? Show kami? Oh, bakit? You did not have to know. Kasi, think about it, no? Look at it this way, huh? And I hope other bands are listening. Yes. So, ang ticket namin was supposed to be 4,000 pesos. Ang venue was supposed to be New Frontier. Oh, okay. Ano capacity ng New Frontier? 2.5, yes. Tama. Sa tingin mo, mas konti sa 2,500 ang fans ng Intro Voice o mas marami sa 2,500 ang fans ng Intro Voice sa Pilipinas? Ngayon, mas I would say now. Oh, I would still say now because buhay pa naman sila eh. Oh, of course, I would and, pay. And then, I told you, di ba, based on my kwento, loyal to mga to, right? Oh. So, meron kaming group wherein all these fans who have the capacity to pay are willing to pay. Yeah. I bet your audience will pay. Oh. So, if you multiply 2,500 by 4,000, you know how much that is? May nasa mat. 10 million pesos. Okay. 10 million pesos na. So, and you know, like we were going to be okay pre-selling it online without having to promote it because doon pala masosold out na namin yun. Yeah. So what happened? Pandemic. Ah, okay. Of course. So ngayon, instead of dapat by this time, July, tapos na yung concert ng River Maya dapat sa America kasi may tour kami ng River Maya dapat noong June. So wala na yon. Yes. And then we decided, you know, I mean, uncertain times, may mga ibang fans who were gonna go home to the Philippines for the homecoming. Grabe. So that's not gonna happen. But what I mean is, next year, mamangyayari, next year gagawin namin yun. But what I mean is, every band has the capacity to do this. Yeah. Imagine kung magkano, alam mo ba kung may andaming
promoter at producer ang may gusto na mag-concert kami sa Pilipinas. At ang gusto lang nila ibayad sa amin is 500,000 pesos. Ni amount. Okay. I love it. Ang kikitain namin, Bri, if we produce it ourselves, gross, is 10 million pesos. Sabihin mo nang magbabayad kami sa BIR, magbabayad kami dito sa IRS, at magbabayad kami ng cost of doing the show. Bilangin mo na sa 5 million pesos lahat-lahat yun. May take home pa kaming 5 million pesos. Oh, grabe. Pag natuloy yung why show niya dito. Why am I sharing this? Yes. Ikaw na nga nagsabi, ang mga audience ngayon know how to divide their time. Uh-oh. They probably also know how to divide their money. Uh-oh. So, don't wait for a producer to produce you. Do it. Again, I go back to saying, you do you. And then doon sa tanong mo about kanya-kanyang dala ng gamit, production, ganyan-ganyan. Oh, dyan, no. Kami as Introvoice, we have our own production. Oh. So we have our own gear, we have our own lights, our own everything. Yeah. So pag inarkila mo ang Introvoice, you're hiring everything and everyone. The whole prod. Oh. And sa Philippines, I think it's about time, I mean, kasi... Hindi, actually, wag sa Philippines kasi traffic. Aha. Kuya, pagka natuloy yung show nyo rito, pa-open na. Pa-open. Manood, front seat ka na lang. Hindi ka mag-open, manood ka na. Hindi, joke lang. Kasi hindi na sinabi ko kina Marcus Cueta. Sabi ko, I would rather shout have out you guys Mark. Watching as opposed to working. Diba? Parang ganon. Oo. I would actually just want to watch you. Sige lang. Basta ulang. Shout out kay ano, kay Miss Macy again, to Vince Jezreel. Hello, brother. Kay Ninya. Hello, Ninya. Ate, we're having a good discussion here. Para lang kami nag-uusap ni Kuya Paco eh. Nang in a normal ano, way. So, anything goes. And of course, thank you rin pala kay Joel Ilurin for hosting this. So, thank you for letting me interview Kuya Paco. And, yeah. Thank you, Joel. Oh. So, yun nga, going back, shout out sa inyo lahat, by the way. Mm-hmm. Going back, mas maganda talaga if kayo, as Bryson, you be your boss. Yun nga, I told you early on, si Tommy Tanchanco at si Pancho Gonzalez. Pancho Gonzalez is Bamboo's manager, but yeah, before I know that, Pancho, yeah. Before that, he was my best friend. We all started this together. Pero ang usapan is, we have to be the final say. Oh. The final say has to be the band. Yes, tama yan. If Tommy wants us to do this and that at ayaw namin, we're not doing it. Oh, tama yan. Diba? Yeah. Parang ano yun eh. Parang nagbukas ka ng restaurant. Yeah, actually, Kuya, iba na rin yung takbo ng mga utak ng banda ngayon. Biski dyan. Kumbaga, because of social media, because of, you know, these streaming platforms, yung mga digital platforms, they are really becoming the boss of their own. Kasi, okay lang mag-indie. Nagagawa na rin ng indie lahat na nagagawa ng major label. Though na nakasign kami with Viva, we were fortunate enough na iba na rin yung takbo ng Viva ngayon. Iba na. So they really listen to their artist, and then yung mga independent musicians here, galing. Sometimes it's unbelievable how they can grow a following. And it's incredible how they market themselves to organically. Yung iba minsan di ko nagagawa yan, pero shout out sa mga independent musicians natin na who's really hats off. You guys, you know, just keep on making music. Salamat na marami. Kasi that's what we all need nowadays. Yung mga content na ganito. Yung mga live stream na ganito. Yung mga interview with, you know, these legends. And then... And you know, dapat like what I said, diba, when we did this, pero ito, I'll lalagyan ko ng boundary. Sige po. When I was talking to Joel, I don't know if it was Joel and you or you just Joel, pero sinabi ko, I'll talk, but I won't perform. Oh, sabi nga niya po yun. Yeah, because para sa akin,
ano yun eh, trabaho ko yun eh. Oo. Oh. At saka ano? I don't mind other people doing it, ha. Wala akong problema. Kanya-kanya tayo, di ba? Pero ang para sa akin, ito lang ang alam kong gawin after talking. Mm. And then, you know, it's what feeds my family. Yeah, yeah. Ganyan. True. Oh. So, not so di, that... So you life... Yeah, you, nagda-life coach din kayo, no? Yeah. Ah, nice. That's nice. Hence pero, the talking. Sobrang ganyo kausap eh. yun, hobby ko lang yun. Ha? Oo nga eh. Ganyo kausap eh. Ako, oh, thank you. Ako raw ang life coach ng barkada kasi oh, si Paco tanungin mo tungkol diyan. Ganyan, may sagot 'yan or whatever. Pagka napabisita po ako diyan sa LA, magkita po tayo. Baka magpuyatan tayo dahil diyan. Game. my goal talaga. I don't know, Brian. I'll take this opportunity to share this story. Go ahead. Oh, shout out nga pala kay Anthony Wilson, kaibigan ko. But I'll take this opportunity to share this story. When I was starting as a band, na ang goal ko lang is mapanood ko ang The Don. Grabe. So, I was able to watch them at SM North EDSA sa food court. And they were performing. Food court. Tapos itong si June Boy, he was looking for his road manager. Oh. Kasi yung pedal niya sira. Oh. Yung foot pedal. So, hinahanap niya si Ayo. Shout out to Ayo, yung road manager. So, si Ayo, iba yung tinitignan. So, si Teddy Diaz was performing. They were all doing their thing. Si June Boy did not know what to do. And then, nung nakita ni Teddy what was going on with June Boy, huli na. Tumakbo ako sa stage. Mm. Inayos ko yung pedal. Oh. Nobody, as in audience lang. Apo. Titingnan ko, ba't walang gumagalaw dito? Oh. So, inayos ko yung ano. And then after that show, sabi ni Teddy, talaga sinabi niya, who's the guy that helped my drummer? Ganyan. So, sabi ko, nayari na yata ako. Mukhang papagalitan ako. Umakit ako sa stage. So, he thanked me. And then sabi niya, do you want to meet the rest of the band? Mm-hmm. Sabi ko, yeah. Oh. Pinakilala niya ako sa lahat. Kina Jet, kina Kaloy, kina June Boy. Teddy. Nag-thank you si June Boy sa akin. And then after that, sabi niya, how do you know to do this? Are you a musician? Sabi ko, yeah, I'm a drummer. Oh. Cool. What music do you play? And Teddy was genuinely interested in what I was doing. Oh. Hindi yan yung, oh, salamat Brad. Sige, umalis ka na. Oh. Hindi. Ito si Teddy Diaz, sikat na musician. Uh-huh. Legend. Yes. And then ako, parang starstruck, parang tinatanong. Ako yung ini-interview niya. Tapos yung kicker, sabi niya, so saan kayo nagre-rehearse? Sabi ko, doon kami sa Nepak Umart nagre-rehearse. Kay Mang Bert. Sa may G-Shout. Kay Mang Bert. Oo. Oh. Hindi, Albertos yun. Albertos yun sa baba. Albertos ito pala, oh. Yun. Last. Okay. So, tapos kay Nolly. Tapos sabi niya, here's my number. Sobrang trip down tong, sabi niya, here's my number. Call me, I'll watch. Alam mo yung totoo ba yung narinig ko? Here's my number. Oh. Call me, I'll watch. Fudge. Okay. Kunento ko sa intro voice yun. Oh. Excited sila. Nakinakabahan. Tapos sabi ni Jonathan, tawagan mo. So tinawagan ko. Yung landline pa, di ba? Oo. So habang nasa telepono ka, may limang tenga sa gilid mo. Nagiginig din dun, di ba? Nakaganong kayo, right? Oo. Sabi ko, hello, can I please speak with Teddy? Oh. Who's this? This is Paco. Sandali lang. Oo. Oh. Ayun na kaming lahat. Oo. Oh. Mamayang kuwante sa linya. Hello. Sabi ko sa'yo, para kaming limang babaeng nagtilian talaga eh. And sabi niya, sure, pick me up. Here's my address. Yeah. Pick me up. Yes. Yeah. Magkababa ng telepono, tingin na kami, wala tayong kotse, Brad. Wala tayong kotse.
nagbakaawa ako sa tatay ko, hiniram ko yung kotse ng tatay ko, may kasamang driver. So imagine this, five-seater na kotse, may driver, may limang tao, so anim na kami. Sinundo namin si Teddy. Sabi ko, Teddy, puno, that's fine. Pagpasok ni Teddy, talon lang siya sa backseat. Tawanan na kaming lahat. And you know what? Minentor niya kami, Bray. Hindi niya kailangan gawin to. Brian, hindi niya kailangan gawin to. He probably has better things to do. And then, you know what? Sinabi lang niya sa amin, I have faith that one day you guys are gonna make it. And when you make it, I hope you guys don't be selfish to not to share it. Grabe, kinikilabutan ako. Kasi, kasi hindi ko alam yung relationship niyo with the late Teddy Diaz. Kasi all I know, Teddy Diaz is one of the... Iba yung image niya. He was ahead of his time. How about this? May show kami, di ba? I told you, mga shows namin na 25, 50 lang ang pupunta and all that. Pumunta sila ni Jet Pangan. Pupunta siya. Walang sumasayaw. Ang gagawin ni Teddy, sasabihin niya sa akin, Where's your lineup? Let me see your lineup. So, kukunin niya yung papel habang nagda-drums ako, pupunta siya sa likod ng drums. Kasi niya yung lineup. Melt With You, makikita niya, Boys Don't Cry, Melt With You. Sabi niya, play this now. Inayos niya yung set niyo. So sasabihin ko, magkakula ko ng audible kay Jonathan. Sabihin ko, Boys Don't Cry. Pagtugtog ng Boys Don't Cry, pupunta si Teddy sa gitna ng dance floor, sasayaw. Oh my God. Siyempre, makikita ng mga tao, nagsaslam na si Teddy. So yung mga ibang tao pupunta kasabay na rin sa dance floor, sasayaw. Grabe, ganun. Grabe. Thanks for sharing. Grabe, you're welcome. And then, ang point ko parang, sino kami ulit para gawin to ng isang Teddy Diaz sa amin. Tumatak sa isip ko yun. Sabi ko, you know what? From this day on, any aspiring artist ang lumapit at humingi ng tulong, andyan ako. Siya yung naging inspiration nyo talaga. Grabe. Kinikilibutan ako. Kasi, naramdam ko yung kwento nyo. Kasi at some point, may mga ganun na nangyari din sa akin na why is this guy supporting us? Probably because of just mga ganyang story din na may sumuporta rin sa kanila before na ganun din. And you know, let's build that culture, Bri. Diba? Tulong-tulong lang yan. That's true. Tulong-tulong lang talaga yan. Yeah, like, that's true. When we started this stream. Yeah. Comment nyo nina Tim and nina sino isa nga pala na blue? Heinrich. Yeah. Uy, yung camera and all that stuff. Diba? Hindi umaandar. What did I do? Hindi nyo naman hinihingi. Pinakita ko sa inyo kung paano ko pinaandar. I told you what the gear is. Diba? Yeah. Yung mga iba dyan. Why can't I help you make your show better kung you know what I mean? Diba? Well, you know what? If every people in this world likes to share, our world will be a better place. sobra. Kung kaya dapat i-spread talaga natin tong pag-share na yung kultura nito na wag magiging maramot. Diba? Tama na yung cancel culture, diba? My God. Tell me about it. We can all agree to disagree. hindi ko lang gusto yung opinion mo. Black. We can only see the cancel culture on Twitter. So I think we should cancel Twitter. Doon lang siya nangyayari. Sa Facebook, hindi ko masyado nakikita. Tolerable Instagram, wala. Kaya marami na lumilipat na Instagram or Snapchat. Pero pag Twitter talaga, oh my God. You know how, as much as I love Twitter, pero it's becoming really toxic. So anyway, Kuya Paco, thank you so much for this. Kailangan wonderful. Ka? Hindi, wala naman po. Nagiinit pa ako. Oh, sige, tara! Teka lang. So, ito. Total, nandito rin naman na tayo. Si Robin, Robin Rivera started taking his career there sa LA. Yun yung huling usap namin eh. So, kamusta? Like, tapos nabanggit niya na parang you guys have been, helping him din. So,
I mean, with Robin, kasi syempre, he goes by Nivera right now, which is actually a great move na ginamit niya yung ang angas ng apelido nila eh. And you wouldn't really know na surname din siya. So ang ganda ng ginawa niya. So how is it for syempre, advantage siya dahil he's a son of Martin, but I don't think he uses that. Hindi niya inaano yun. So ano sa mga bagong... Kasi for a time, when I stayed there, parang naisip ko din na parang, okay kaya maging musikero dito sa... Pero wala kasi akong kilala noon that time. Mga 2011, 2012, wala akong kilala. So parang, kamusta? Like, how is it being an artist there? Mahirap ba magsimula compared here? Mahirap magsimula kahit saan. Tama ka. Kahit saan. Now, pagdating naman sa kilala, ito nakakatuwa kay Robin. Today, itong araw na to, mas marami ng kilalang taga Hollywood si Robin kesa sa akin. He's had lunch with producers. Kumbaga, he's working the scene. Uh-oh. Not because he's Martin Nivera's son. Yeah. But because he is Nivera. He's hustling. Oh. Yeah. And to answer your question, Bri, mas madali rito because I'll tell you why. Okay. Dito nakatira yung mga producers na yun. Ah, I agree. Oh. Right? All you need to do is really go out there and network. You know, prove you have cojones and yes, cojones. Say do who you say you are, di ba? Kumbaga parang this is what I can do. Show me. Do you believe that being in the scene or being a musician is a young people's game? Naiiniwala ka ba sa para sa mga bata rin talaga yung alam mo yun? Kasi narinig ko to being a basketball player is a young people's game. Oh. Being a musician is not a young person's game. Okay. Kasi narinig ko to sa isang sa isang parang kilala ko na isang sikat na musikero, parang it's a young's game. I understand where he's coming from. Pero also I have friends na who told me na parang ang ganda ng sinabi niya. This is Joey Santos to. Sabi niya sa akin, bro, alam mo, I don't think aging is parang babagay mo yung edad mo kung, ay sige, nagkakaedad na ako, di na ako babanda, or I will slowly shift my career today kasi may edad na ako. No, ang sabi niya sa akin, mas gusto ko pa nga habang tumatanda ako nakikilala ko. Like, I'm like, wow, that's a... Kasi nandun ako sa point ng buhay ko na parang I'm getting older, may anak na ako, tapos syempre yung anak ko nakikita ko lumalaki na pag kailangan ko ng pag-aralin. So parang tumataas yung need. So I'm like, syempre kung banda rito, sobrang struggling pa rin tayo lahat eh. Kahit sumikat ka, may struggle ka pa rin eh. Anyway, so yun nga, parang naibabigla yung mindset ko thanks to Joey na parang pag tumatanda ka, just keep on going. Ganun lang set mong mindset. Yeah. Don't ever think of age. That's true. And you have to pivot. Parang kung si Denin C. Like, kuya, si Denin C dito. Nanonood si Denin C. Ang parody king na siya ngayon dito sa Pilipinas. Panoorin niyo si Denin C. Grabe yan. So, shoutout din si... So, that was perfect example. Ikaw nagsisynth ka. George Moroder. George Moroder. Yes. Ilan taon na siya? 60? Ano ginawa niya katay? Mag-80 na. Dreams, di ba? Ilan taon na siya ngayon? Mag-80 na raw, sabi ni Heinrich. Wow! Kita mo? Nagdi-DJ pa rin hanggang ngayon. Grabe. Ano kayong drugs niya? Joke lang. Di ba? I mean, para sa akin, like, ang kailangan mo, if you want to be with your kid, ngayon marami na tayong profit centers. What you're doing now could be a profit center for exactly. you. You're still a musician. Teaching music online is still music, right? Ang dami mong pwedeng gawin. Ang dami mong pwedeng gawin. Like, mentoring kids to do music, getting paid for it. You know, I mean, ang problema sa atin, we're too shy to ask for money. Hello, totoo. And other people are too shy to give you money dahil baka ma-insulto ka. But totoo yan, no. You know, I mean, kailangan natin pakainin yung mga anak natin. Oo, paano? At the end of the day. Alam mo ba, pag concert ng Intro Voice, pag live show, yung mga CD namin, the way we pitch it, yung mga shirts na ganito. And this is a $25 shirt, no? Yeah.
So, sinasabi namin, guys, sana pakyawin nyo yung t-shirt namin at saka yung mga CDs namin kasi yung mga anak namin bago kami umalis at nagtanong kung may baon daw sila sa Monday. Yeah. Sabi namin, depende kung bibili kayo ng mga t-shirt at saka ng mga merch talaga eh, no? Iba rin yung kita sa merch. Tawa ng tawa yung mga tao sa audience. But guess what? As funny as we make it appear, there is some truth to that, di ba? So, sila naman, because we gave them total entertainment, papakyawin nila yung merchandise. Right. And that's how musicians make money. Uh-huh. How many times a week or a month does Intovoice play? Nung walang pandemic. Oh, yung pre-pandemic, yes. Friday and Saturday. Every weekends. Friday and Saturday. Uh-huh. Yeah. We are probably in some town, some city, out of state, out of country. Friday or Saturday, ganun. Oh, wow. Out of country, san pa kayo nakatugtog outside US? Outside ako the Philippines? Ako nag-Pilipinas ako on my own, one weekend lang. So, sinulog 2019. Ah, okay. I left the States on a Wednesday. Dumating ako sa Pilipinas on a Thursday. Thursday ng 11 o'clock ng gabi. Tapos, I flew to Cebu. Dumating ako ng Cebu ng Friday, 6 a.m. Tapos, nag-show kami ng Saturday. Yeah. Tapos, umalis na ako papuntang States ng Sunday. Nasa States na rin ako ng Sunday, back to work on Monday. Oh, grabe. So, ginagawa namin yung Germany, pupunta kami ng Canada, pupunta kami ng UK, saan-saan. Mm. Kung sa may Pilipino, nandun kami. Mm. So, we used to do that. Yeah. Wow. And basagan ng katawan, pero kung nag-e-enjoy ka naman, di ba? Bakit? Hindi, parang healthy nyo naman lahat eh. Parang so far, so far, okay naman kayo eh. Sabi nga ni Jonathan, sabi nga ni Jonathan Buencamino, si Paco ang spokesperson because hindi siya ang kumakanta. Ito mamalat na ako, di ba? Now imagine kung ako pa yung singer. So ako na nga magsasalita, ako pa kakanta. And hats off to all the vocalists out there. Ang puhunan nila, boses nila eh. Totoo. Pag walang boses, walang pera. So kami, pinoprotectahan namin yun kay Jonathan, di ba? Kailangan lagi siyang pwedeng kumanta. Yeah. At some point, so kasi minsan like yung boses, pag talagang lahat ng bagay, pag nagagamit talaga, masisira rin. Kayo naman, Brian, anong plano niyo for Bryson? Right now, we're just keep on, lalo na this pandemic, talagang gumagawa lang kami ng mga bagong material. Tapos maglalabas po kami ng mixtape. Probably like August to September. And then collaborations with other artists too. So yun lang, tuloy lang. Pero ano yung goal? Ano yung goal? The long-term goal is to, well, ako for example, for me, My long-term goal is to be a producer. Yun talaga yung producer behind artist. Yun yung naiisip ko for myself. So to help other artists pa rin, di ba? Like, see, you have it in you eh. Yeah. You have it in you. So, yeah. We have a studio called 440 Media. Si Hendrix siya kasi Tim, sila yung mga kasama na naming producers din. We've produced artista rin, like Rian Ramos, sino pa? Si Lovey, pinudusa rin namin, si... Basta may mga iba pang artist na produce namin, Mike Chan, yan. So, doon kami nagsisimula. I think, yun nga yung long-term goal. So, pag-usapan naman natin yung long-term girl mo since ayaw tumahimik tungkol sa long-term girl mo. Nabubuyo ko eh. So, kasi syempre medyo yun nga as may kakaedad na parang hindi naman na ako nangangarap na oy gusto kong sumikat. Wala na ako sa point na ganun. So, ginagawa ko na lang. Again, Bri, yung sikat is subjective. Dr. Dre sumikat, tapos sumikat sa producer din, di ba? Totoo, subjective. So, hindi mo pwedeng sabihin kung gusto mo sumikat, hindi mo lang alam kung paano kasi sikat. Pero hindi, parang tinanggal ko na lang kasi syempre pagka artist tayo, gusto natin makilala, 'di ba? Yeah. At my point of life, parang I don't need to prove anything anymore. Parang Amen. I'm actually happy where I am now.
So nagbago na yung mindset ko na as I grow older, parang naisip ko na okay, I'm done with this stuff. Kung mapagbibigyan ako ng chance to produce not, more artists, I'll grab the opportunity. Ganyan lang yung gagawin ko. So yun ang long-term goal for me. For the band, ang long-term goal namin is just to keep making music. We don't see any wala sa ngayon, wala akong nakikita kung ano pwede namin pang gawin as a band, pero labas na ng labas. Yun lang yung goal namin ngayon. My God, hanggang that's a good goal. Hanggang may nakikinig, gawa lang ng gawa. Tapos ang music nyo is available what? SoundCloud, Spotify, it's available iTunes. Everywhere. Lahat ng digital streaming platform. Parang ako na yung na-interview. Ang galing. Kasi ang galing. Why not, di ba? I mean, para sa akin, I'm just asking also because this is a way to promote you also. Oh, thank you. Our music, Kuya Paco, pwede siyang ma-market sa US yan. Pop wave kami. So, ang banda na pwedeng, ewan ko kung naspatan nyo na yung The Midnight. Taga-LA din yung mga yan eh. Spatan nyo po yun, Kuya Paco. The Midnight yung parang close to our music din. Oo. Sila talaga yung sobrang pinakinggan din namin. Ang dami nagsasabi na parang The Midnight kami ng Pilipinas, pero grabe yung The Midnight. After the stream, pakinggan nyo po yung The Midnight. Sobrang galing yan. It's available everywhere. Yung mga usual na mga digital streaming platforms. And yeah. Yun lang. Panahal. Oo. At least alam na ng mga audience mo at audience ko kung saan papakinggan ng Bryce Song. Yes, sir. Yes, sir. Oo, thank you. And I'll share it also on my, on my FB page para at least. Yes, sir. Tulungan. Oh, sir. That will be tulungan lang yan eh. That will be a great help. Sa mga nanonood, guys, I'm sure marami kayong natutunan ngayon sa pinag-usapan namin, sa discussion namin. Pero ang pinakagustuhan ko sa napag-usapan namin dito is yung matuto tayo mag-share. Yeah. Yun yung pinakagustuhan ko. Kasi ako yung minado ko minsan medyo nagdadamot ako. Minsan lang, pero may reason kung bakit. Pero I don't think kinalimutan ko na yung reason na yun. So, sa akin naman, pag tinatanong ako na bakit mo pinamimigay yung secret music sauce natin. Oo. Ang sinasabi ko is, hindi lahat ng pinagbigyan mo ng secret sauce mo, magagamit nila. Gagawin nila. Oo. Pero at least wala makakapagsabi sa'yo na madamot ka. Oh, wow. That is wow, okay. Okay, that hit me. Okay yan. Ang galing. Oh, wow. Okay. Kuya Paco, this has been a very wonderful conversation with you. And di ko naramdaman na nag-i-stream ako. So thank you so much for giving this vibe. And then thank you. Basta yung invitation mo rito, Stans, ha? Yes, please. Pag nandito ka sa Sama-sama tayo nila, Robin. Done deal. Oh. Okay, Kuya Paco, please be safe there. Thank you again for doing this. And hope to see you soon. Yes, sir. Okay, thank you. Thanks, Brian. And good night. Heinrich, Tim. Okay. Sa lahat ng nanonood ng MDTV, Joel. Yes, sa lahat ng mga nanonood, salamat din for staying. And bye-bye daw, sabi ni Heinrich. Thank you po. Thank you. Bye, bye-bye. Oo. Ano yan? 80s ang utak niyan. 80s ang... Yun. Oo, tiga mo, nakamalit, di ba? Nakaano. Oo, ganyan ang ano yan. Thompson Twins. Sobra, oo. Masarami pang alam sa akin sa 80s yan. Oo, sobra. Anyway, Kuya Paco, again, thank you so much. Regards to your family. You have a wonderful family. Ang ganda-ganda po yung pamilya nyo. At salamat po ulit sa pagpa-unlock sa aming stream. Okay, thank you and good night. Good night. Ah, yes. Alright, guys. Thank you again for... Ang haba ng stream. Ang saya. Ito na siguro yung pinakamahabang stream na nagawa ko, but I learned so much. Iba talaga pagka ang ka-chat natin is legend eh. Puro legendary yung stories na nasi-share niya. Ito yung Nyor. Bukod kay Francis Bru na naging kaibigan ko rin, si Kiko, shout out. Iba talaga yung mga Nyor. Nag-enjoy talaga ako kausapin yung mga Nyor. Alright guys, so again, this is Brian.
Thank you again to Joel Ellurin for letting me host this, and I am now signing off. Lunchtime!